Magandang araw po sa inyong lahat mga bayan. Welcome back to my channel. Sobrang tindi na po ang init ngayong summer, kaya hindi po natin maiwasan na ang ating mga halaman ay nasusunog po ang mga dahon, lalong-lalo na po itong mga croton plants. Kaya naman sa araw na to ay magbibigay po ako ng mga tips kung paano po natin maiwasan na ganoon po ang mangyari. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel mga bay, paki-subscribe na po at pindutin na rin po ang notification bell for more videos. Ito po ang mga crotons na to, dati na po to dito, exposed na po talaga sila sa init. Dahil open area po dito, umaga hanggang hapon po sila nakababad. Kaya yun, kung nakikita nyo po, lumalabas na po ang kanilang kulay. Pero ngayong tag-init talaga mga bay, ay hindi po natin talaga maiwasan na may masunog at meron pong ma-dehydrate. Kagaya po nito, itong mga yellow eye stone, talagang nangingitim po ang dahon. Yan po ang palatandaan na sunog talaga at pangit po tingnan. Kahit dito sa dulo ng kanyang dahon ay sobrang ganda, pero meron pa rin po tayong makikitang maitim-itim na dahon. Yan. So, diba, oh, parang talagang nalulusaw sa ito. Resulta po to sa tindi po ng sikat ng araw. At ito rin, meron din dito, mga bay. Ito po. Yan. Nasusunog din po ito. Ito po ang mother plant ng mga Suraida namin. Kahit po medyo ano na siya, matanda, pero ganun pa rin. Meron pa rin nasunog. Ito naman po ay wala po tayong nakikitang sunog. Siguro ito po ay talagang pwede itong ilagay sa napakatinding sikat ng araw. Yan, maganda to ilagay. Best example po to. Para malaman nyo rin po na ganyan, pwede pala yan sa ano, kahit ngayong summer. Ito naman ang mga imported namin na crotons. Wala po tayo talagang nakikitang sunog na mga dahon, oh. Talagang ganun pa rin, oh. Constant talaga ang kanilang mga dahon. Wala pong nagbago. Walang itim-itim. Ito naman po, ito imported pa rin to. Tingnan nyo po, ay ala, ganun pa rin ang dahon. Wala pa rin nasunog. So matibay to sa init talaga mga bay. Oh, ang ganda niya. At lumaki na po talaga siya nung pag ano nito, sanga lang po to na natanim namin. At ngayon po ay mayabong na. Sobrang yabong na po. Yan. So dito naman po sa area na to, wala akong nakikitang sunog na mga crotons. Nasanay na kasi to doon sa kabila. Parang ano, nung papaangat na po ang summer, doon na po sila sa kabila. Matindi na po ang na-receive nila na sunlight. Ito rin po ay slight na nasunog. Bagong propagate lang po to, na marco to, nabili namin ng binigay lang po pala ito. Ito po ay ano, imported siguro or rare na Imelda. Hindi ko lang po kung rare ba to. Ayan. Meron din pong sunog kasi doon po ito sa medyo partially shaded na area dati po. Bagka lalagay ko lang po niyan dito sa area na to. Ito ding starfish. Tatlo po to na paso. Wala po tayong makikitang palatandaan na nasunog siya. So best example din po ito na pwede po ito sa matinding sikat ng araw. Maganda to pang landscape.
kahit nasa open area po, oh, tingnan niyo po, kahit mainit talaga ngayon, lumalabas talaga po ang kanilang kulay. Ganun pa rin po, oh. Yan, so sobrang ganda, mayabong na po si starfish. At dito naman po sa kabila, dito mga bay, itong Suraida namin, ito po yung pinaka rare namin na halaman dito na na-collect. Makita niyo po na may sunog po talaga ang dahon niya. Ito po, may sunog ang tip ng dahon niya. Kahit dito po sa mga ano na, mga medyo matanda na dahon, mayroon pa rin. Ayan, sunog talaga. At dito naman si Suraida pa rin, ganun pa rin. Merong nasunog. Yan. Ito, konti, merong nasunog dito sa ibaba. Itong pinaka matandang dahon. Isunog na sunog. Eh ganun din po si ito, mother plant din po ito. Yan. Na Suraida, may sunog rin. Di ba ang laki po ng mga dahon at sobrang sigla po nila, pero hindi po talaga natin maiwasan na magkaganito po ang kanilang mga dahon, dahil nga po ay tag-init na talaga. Maliban lang po siguro sa Bagyo, medyo malamig pa rin kahit summer, pero dito sa atin na medyo mababa, talagang mainit na mainit na po. Itong croton na to, bago din po namin nakolekta at bago rin po siyang nakarecover. Pero inilagay ko kaagad dito sa open area. Kaya yon, ay expected na po yan na masusunog talaga. Kahit naman po yung mga ano na, na nasanay na po sa init, nasusunog pa rin. Lalong-lalo na po itong bagong nakarecover. Pero ngayon, naka-adjust na po siya sa tindi po ng sikat ng araw at meron na po siyang bagong dahon. Yan. So, yan po. Kahit nasunog po ang ibang mga crotons dito, ay hindi ko pa rin sila inilipat ng ibang pwesto dahil gusto ko po na masanay talaga sila sa sobrang tindi ng sikat ng araw. Kaya naman po ang ginagawa ko para maiwasan yon, lalo na po ngayong summer, ay dinidiligan ko po sila araw-araw. Isang beses po sa isang araw ang pagdidilig ko. Yan. At ngayon ay hindi na po sila nasunog. Kahit yung dulo ng kanilang dahon ay wala po tayong nakitang sunog na. At yan, gumanda na rin po. Yes, diba mga bay, oh? Parang nag-aapoy sa ganda ang kulay ng croton na to. Ito rin po. Yan. Hindi na po nasunog talaga ang tip nito. At hindi na po nag-iba ang kulay. Yan. Oh. At ang sigla po niyang tingnan. Ito rin po si Suraida. Hindi na po nasunog talaga. May mga bago na pong mga dahon. Naka-adjust na po sila sa summer. At hindi lang po sa pagdidilig araw-araw ang ginagawa ko. Dinidiligan ko rin po pati ang dahon ng mga crotons para masiguro ko talaga na hindi po maulit ang pagkasunog nila. Kasi noon po mga bay, ang pagdidilig ko nung hindi pa nag-umaangat ang summer, every other day po. Pero ngayon, sa sobrang tindi talaga ng sikat ng araw, nakita ko sila na mabilis po silang ma-dehydrate kapag hindi po nadiligan ng isang beses kada araw. Kaya yon, ito na po sila talaga, naka-adjust na po talaga mga bay. Yan po ang mga dahon, no? Itong bagong sibol na nasa dulo, maganda. Ito po ang madali talagang masunog ngayon.
Pero ito, oh, nakita niyo po na wala nang sunog at matibay na po sila talaga sa init. Yan, yan po. Ganda ng dahon. Yan, tignan niyo po. Ganda. Ito po ang mother plant ng isang ganitong variety doon sa kabila. Yan. Nagkasanga na rin po ito, mga bay. So, akala ko nung una, itong imported ay hindi po maka-adapt sa ating climate. Pero ito po pala ang pinaka-matibay na crotons dito. Oh, yan. Wala po talaga silang sign na nasunog. At tuloy-tuloy po ang kanilang pagtubo. Maganda din po pala itong mga Thai crotons. Yung turtle back po, hindi ko po nalagay dito kasi hindi talaga siya makasurvive sa direct sunlight. At doon ko na lang po siya inilagay sa partially shaded area dahil mabilis lang po siyang masunog. Yon. Pero okay lang po siya doon. At yan, nakikita talaga natin, mga bay, na gumanda na sila at tuloy-tuloy na po ang pagyabong. Mabilis po talaga silang nagkadahon din dahil araw-araw po silang diniligan. Alagang crotons po dyan, yung bago pang nag-collect na hindi pa po alam na ganun po ang mangyayari. Kasi kadalasan ko po noon na isinishare sa inyo na ang crotons ay direct po talaga sa sunlight. Pero ngayon po talaga natag-init, mga bay, meron pong nasusunog. Kaya ang dapat nating gawin, uulitin ko po, diligan po araw-araw, isang beses, okay na yun. Pero ang pinakamainam po na pagdidilig para po sa akin ay alas 9 po ng umaga. Kasi talagang magbubloom sila, mga bay. Yun po ang nakikita ko. Pero dito po sa amin, ang practice ko talaga sa pagdidilig ay alas 4:30 ng madaling araw. Dahil po yung tubig namin ay hindi na po tumutulo kapag tanghali na. Pero okay lang naman po sila kapag umaga po. Yan. So ganun po ang mga ginagawa ko. Sana po ay nakatulong po sa inyo sa pag-aalaga po ng mga crotons, lalong-lalo na po ngayong tag-init. Shoutout pala kay Rich from Dumanhog, kay Kuya Itoy Vlog, at sa mga viewers ko dyan na medyo matagal na na nakasubaybay po sa aking channel, at sa mga baguhan po sa aking channel, at salamat po sa palagi nyo pong pagsuporta sa akin. At kung sino po ang gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ibaba. At yun, salamat po ulit sa inyong panonood. Sisikapin ko po na makapagbigay pa ng mga tamang impormasyon ayon po sa mga naranasan ko sa pag-alaga ng mga halaman at sa mga croton plants dito po sa aming garden. So, tandaan po natin na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si Bay J. Magandang araw! Bye-bye!